kahit aasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri. Sa kahit aasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kahit aasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri. Sa kahit aasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, tayo ay gumugunita sa kapisan ni Justino, isang martir na sumunod sa yapak ng ating Panginoon. Kaya taglay pa rin ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, patuloy tayong dumulog sa Diyos. Itaas ang intensyon sa misang ito, gayon din ang ating mga personal na kahilingan at ang mga taong humihingi ng panalangin. At upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob na dumulog tayo sa Diyos, aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang karangalan ng mga tao tungkol sa krus at kahangalan nito, ituro mo sa mga sa martir na si San Justino, hindi mo mapapantay ang pagkakakilala kay Kristo bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang mga maling akala ang magbigay nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan sa pananampalataya ay aminawang makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang mga nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. At makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin, sa kanyang kapurihan, karangalan,
kadakilaan at kapangyarihan. Mula panoong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuwaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw ruoy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Nawa sa inyo'y manahan, salita ni Kristong banal, upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ako naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap, "Kung sasabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi niyo pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta." Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Ang konteksto ng ating pong pagbasa ay matapos paalisin ng ating Panginoong Heso Kristo ang mga nagtitinda sa templo. At pinalayas po nila
ni Jesus at pinagtauban ang mga mesa at ang lahat ng mga nagbebenta sa loob ng templo. Kaya naman, ang sabi po nitong mga Pariseo, skriba at matatanda ng bayan, kaninong kapangyarihan o authority nang galing ang mga bagay na yon? Bakit po? Kasi kinikilala po nila na para po sa kanila, sila lamang ang may kapangyarihang gumawa at magpaalis ng mga ito. Ngunit para kay Jesus, tinanong po muli sila at ang sabi, sige, sasagutin ko kayo kung masasagot nyo rin ang tanong ko. Kaninong authority o kapangyarihan si Juan Bautista ay nagbibinyag? Dito po nagkaroon ng dilema ang mga eskriba, Pariseo at ang matatanda ng bayan. Dahil kung sasabihin nila sa Diyos, bakit po nila hindi pinaniwalaan? At kung sasabihin naman nilang sa tao, aba, yung mga tao po magagalit sa kanila. Bakit po? Kasi kinikilala po nila si Juan Bautista bilang isang propeta na nagmumula rin sa Diyos. Kung ganun mga kapatid, parang sa chess, no, mati po sila. Wala po silang ma-move. Kaya naman, ang sabi ni Jesus, hindi ko rin kayo sasagutin. Alam niyo po mga kapatid, kapag pinag-uusapan po natin ang authority, talagang mayroon pong conflict lagi eh. Ang authority ng Diyos at ang authority ng tao. Natandaan ko po nung ako po'y nag-aaral pa sa seminaryo, may isang professor po na tinanong namin, siya po'y isang philosopher. Ang itinuturo niya po sa amin ay philosophy. At ang tanong po namin ay something about theology. Alam niyo po ang sagot niya sa amin? Sabi niya, hindi ako ang tamang taong tanungin niyo sa bagay na yan. Kasi wala akong authority sa scripture. Ang sa akin, ang authority ko sa philosophy. Better go to that professor dahil siya ang nakakaalam ng tamang sagot. Kung ganun mga kapatid, kapag tinignan mo po talaga ang definition ng authority ay ang pagtitiwala doon sa tao na mayroong kakanyahan, kaalaman sa bagay na sinasabi niya. Ang authority ay ang pagpayag natin sa pagsaklaw ng isang makapangyarihan sa ating kamalayan, sa ating nararamdaman at kahit na sa ating pananampalataya. Nangangahulugan, kapag kinilala mo ang kapangyarihan ng Diyos, dapat ikaw ay nagpapasaklaw, ikaw ay nagpapalsaloob dahil sa iyong paniniwala na siya ay may authority sa bagay na yan at kailanman hindi siya magkakamali dahil alam niya kung ano ang pasikot-sikot sa mga bagay-bagay na hindi natin nalalaman. Pero bago po tayo tumungo sa bagay pong yan, paano po kaya tayo makakakilala ng authority ni Jesus? Paano po tayo magpapasaklaw sa kanyang kapangyarihan? Alam niyo po mga kapatid, babaksak pa rin po tayo sa tinatawag nating personal relationship with Him. Kung nais po nating maunawaan ang kapangyarihan ng isang tao, pumapaloob po tayo at kumikilala tayo sa taong ating nais. Kaya naman, kung hindi mo po kilala ang taong may kapangyarihan, aba ay magda-doubt ka. Bakit po? Ay, hindi ko naman kilala yan eh. Sino ba yan? Kaya naman, anuman ang sasabihin niya, ako ay mag-aalinlangan. Anuman ang ipapahayag niya, sandali lang, i-check ko muna kung totoo yan. Baka hindi naman totoo yan eh. Baka katang isip niya lang. Nangangahulugan, ang isang taong nagpapaloob sa isang makapangyarihan, inaaral niya kung ano ang sinasabi at mas lalong higit pa, kinikilala niya kung sino ang nagsasalita.
tayo pong lahat ay mga Katoliko. Nangangahulugan, tayo ay nagpapasaklaw sa kapangyarihan ni Jesus, sa kapangyarihan ng poong Jesus Nazareno. Kaya naman, nandito po tayo, namimintuho po tayo. At ngayon, ang ginagawa po natin, tayo ay nagbibigay ng panahon para makilala natin kung sino ang ating poong Jesus, kung ano ang ginawa niya sa atin, kung bakit siya naririyaan, at kung ano ang magagawa niya para sa atin. Nangangahulugan, mga kapatid, may kapangyarihan ang poong Jesus Nazareno sa buhay natin. Kung kaya naman tayo po ay parang hinuhigop, para pong bato balane, magnet. Bakit? Kasi ramdam natin ang kapangyarihan ni Jesus at tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Tayo ay nagpapatibay ng ating pakikipag-ugnayan kay Jesus at dito nagiging ganap ang kapangyarihan ni Jesus dahil alam natin at si Jesus ang manunubo. Siya ang makapagbibigay buhay sa atin. Kung ganon, mga kapatid, kapag ito po pala ang batayan ng kapangyarihan ng pananampalataya natin, anuman ang sasabihin ng ating poong Jesus Nazareno at anuman ang ipapahayag ng simbahan bilang pinuno ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tayo po ay maninindigan sa pananampalatayang ito dahil alam natin na si Jesus ang siyang tunay na may kapangyarihan. Bigyan ko po kayo ng sample, mga kapatid. Tayo pong lahat na naririto, mga Katoliko, tayo pong lahat ay naniniwala sa sacredness o kabanalan ng buhay. Kapag ikaw ay isang Katoliko, nagpapasalob ka at nagpapasailalim at nagpapasaklaw sa anumang turo ng simbahan dahil kinikilala mo ang kapangyarihan ng simbahan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tanong, eh bakit po marami sa atin ang hindi makatanggap nang tinatawag ng pagtataling puso sa sakramento ng kasal? Katoliko ka, pero ang tinutulak mo, divorce. Katoliko ka, ang sinasabi mo, banal ang buhay, pero pumapayag ka sa aborsyon. Hindi ka po Katoliko, dahil hindi ka nagpapasaklaw sa turo ng simbahan at lalong hindi mo kinikilala ang kapangyarihan ng ating poong Jesus Nazareno. Ang sabi po, ang pinagtali ng puso sa sakramento ng kasal at aking pinagsama kailanman ay hindi na maaring paghiwalayin pa. Ang buhay ay mahalaga. Kaya sa araw pong ito, mga kapatid, ang ebanghelyo pong ito ay isang napakagandang reminder para sa ating lahat. A reminder and yet a radical challenge for all of us. Tayo ba ay nagpapasaklaw sa kapangyarihan ni Jesus? Tayo ba ay kumikilala sa Kanya? Tayo ba ay tumatanggap ng buong buo sa mga bagay na isiniwalat at itinuro niya? Sa misa, dudulog tayo at mananalangin. Hari nawa, ang misang ito sa ilalim ng kapangyarihan ng poong Jesus Nazareno, tayong mga naririto ay kikilala at magpapasaklaw sa Kanyang kapangyarihan.
Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nangusap si Kristo sa atin sa mga salitang may walang hanggang kapangyarihan at gawaing magpapagaling sa pamamagitan niya. May pananalig tayong manalangin. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan, naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway huwag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yung mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihoso ay magtalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluensya ng masasamang espiritu sa ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Magkapangyarihang Ama, binigay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at nananalangin kami ng may pananalig sa iyong tulong at awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at ala na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa iyo sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagalob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na pinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Justino ay parangalan. Siya ang kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya ay mamatay, sabagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap na sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ama namin, banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyo niyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganon din naman ang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga relyoso, diakono at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria ay ng Diyos, ng gabiak niyang puso si Jose. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesukristo at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagalaban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, alin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayin rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo.
ikaw ang buhay, tanging ligaya. Munti kong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, nagkapagligtas, pag-ibig ng Ama. Nagkapagligtas, pag-ibig ng Ama. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na si San Justino. Kami ay manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng kaloob na sa aming tinanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Halin ng manalangin sa poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo at dumudulog sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang daladala nilang imahin at dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
kinamatayan ay sagisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati pa namin.